let us proceed with Plato. So Plato is a prolific and incredible writer. Prolific, dahil he used figures of speech. Incredible, dahil napaka-creative niya, no? Yung allegories, ito yung parang katulad ng kay Rizal, no? Na gumagawa ka lang ng novel or kwento, pero beyond that, meron palang tinatagong reality or real context na gustong i-portray or iparating ng writer, no? So siya ay nakilala sa kanyang work na The Dialogue. So una, dun sa The Republic na book na sinulat niya, another book ito, ito yung foundation ng political philosophy, ng politics. Sabi niya, there should be three components of the society, no? Rulers, and then soldiers, and then ang pinakamababa ay artisans. Dito sa rulers, sabi ni Plato, dapat siya ay led by philosopher king. Hindi siya sumasang-ayon sa democracy ng Athens dahil distorted na siya, no? Sabi ni Plato. Ito yung nangyayari sa Pilipinas ngayon na nakikita natin, no? Na na-abuse na masyado yung democracy to the extent na, yeah, pag tayo nagwewelga, nagagalit, lagi kaunting bagay ay parang kine-question natin, and then may pagkakataon na binabandalize na natin ang government property, sinisira natin yung property ng gobyerno, yung kalsada binabandalismuhan, winawasak, yung mga ganun daw, parang masyado na nating na-enjoy yung democracy. So sabi ni Plato, even choosing pala yung ating mga leaders ay hindi na rin wasto, no? Based on popularity. So sabi ni Plato, hangga't hindi tayo daw natututo na bumoto ng tama, sabi niya sa The Republic, isuspend muna natin ang democracy at maglagay tayo ng philosopher king. Habang inaayos niya yung method ng ating pagpili ng leaders, philosopher king muna ay mag-rule. And then ito ay supported ng kanyang soldier na second level, siya yung nagpo-protect ng order and peace sa society. And then itong artisans, ito yung mga producers, no? ito yung mga workers. So itong rulers, soldiers, artisans ay composed ng rational, spirited, and appetitive, no? So sabi nga, ang nag-iisip sa society, ang nagpapatakbo ng society, itong ruler, itong philosopher king, ang nagpapa-implement ng peace and order ay soldier, dahil siya spirited, alam niya yung tama at mali. And then itong artisans, siya more on physical activities, appetition, so more on production yung kanyang ginagawa. Ano for the society na magbe-benefit ang bawat miyembro ng society dahil mayroong security of food, security of shelter, may security of water, may security of way of living, no? Ito yung artisans. So when it comes to virtue, sabi ni Plato, ang rulers ay dapat may wisdom, no? Alam niya yung implementation na dapat niyang gagawin sa kanyang leadership. May courage ang soldier dahil spirited. Dapat isa yung kanyang aim to maintain, to implement peace and order. And then itong artisans ay may temperance. Obey the rules, obey the laws, obey the implementations of the laws ng soldiers, and then obey kung ano yung sinasabi ng rulers para may peace and harmony dito sa society na ginagalawan natin. So yung shortest dun sa The Republic. Makapal yung libro, no? Pero ito yung one of the summaries ng The Republic. So his works are just a completion, extension of the works of Socrates. Kung ano yung tinuturo ni Plato, ito yung direct teachings ni Socrates. So he claimed that the concept or idea is the only true reality. The same with Socrates. Ano ito? So yung soul natin, sabi ni Plato, na nakakaalam ng concept or idea, yun yung realidad sa buhay natin. Yun yung alam natin na true meaning ng justice, knowledge, love, peace, beauty, no? Arts, logic, lahat. Lahat ng perfection na nalalaman natin sa mundong ito
ay nauun ng soul natin, no? At nag-o-opposite nun ay yung body. So sabi ni Plato, kaya siya nakaturo sa taas, ito daw soul natin ay galing sa world of ideas, no? Kung saan nung nag-join yung soul na nasa world of ideas, bumaba sa earth at nag-unite sa body. Itong body yung naging hinder para manatili sa soul yung perfection, yung beauty, love, justice, perfection, lahat, no? Yung positive na attributes. So ngayon, nalimutan daw nitong soul na yung temporarily unforgotten ang term, na temporarily forgotten yung perfection na ino-own ni soul doon nag-join siya sa body. So through process of knowing, questioning, Socratic method, marirecall daw natin tong nalimutan na perfection na to dahil sa body natin. No? So some of his works includes in ethics, epistemology, metaphysics, aesthetics, social and political philosophy. He founded academia, where we got the word academic or academy. Ito ang pinasukan ni Aristotle, young Aristotle that time, kung saan one of his best students ay si Aristotle. It so happened na noong tumatanda na si Plato, the students are looking forward na si Aristotle yung mag sa substitute as his successors or successor. Hindi pinili ni Plato si Aristotle, no? So yun yung parang naging hinanakit ni Aristotle, kaya nung umalis siya sa academy, ni-revise niya or ni-reverse niya yung turo ng teacher niya, no? Kasi hindi siya yung napili na maging successor ni Plato. So let's proceed with Allegory of the Cave. What was Allegory of the Cave all about? What do you think Plato's view towards the so-called common man is? Why do we need to study? What is the role of education for us? So ito, Allegory of the Cave. Sabi ni Plato, there are prisoners chained in a cave, unable to turn their heads since birth. All they can see is the wall of the cave. The puppeteers who are behind the prisoners hold up puppets that cast shadow on the wall of the cave. The prisoners are unable to see these puppets, the real object that passed behind them. What the prisoners see and hear are shadows and echoes cast by objects that they do not see. They would think that the things they see on the wall were real. Ito daw yung akala niya, ito yung authentic. Suddenly, one prisoner escapes and goes out the cave. The light hurts his eyes and find his new environment disorienting. It was surprising, no? Kasi hindi niya alam na ito palang shadow ay meron palang pinagbumulan pala na objects, no? He discovered that the shadows are just imitations of what is real. The prisoners returned to the cave, inviting the prisoners to discover the reality outside the cave, and they resisted his invitation and feel satisfied on what they have and know inside the cave, which is the shadow, no? So ito yung kwento or shortest summarize na Allegory of the Cave. So ito nga, yun nga, meron chained prisoners, tatlo or marami, and then akala nila yung nakikita nilang object sa wall, which is shadow, and then yung naririnig nilang sounds, yun na yung reality, no? And then itong isang prisoner meron opportunity na makatakas dun sa pagkaka-chained niya. Lumabas siya sa cave and then nakita niya na parang sakit sa mata nung sun, no? And then yung mga objects na nakikita niya, hindi niya ma-absorb na meron palang ganung bagay outside the cave, no? So yung pala nakikita niya mga artifacts na reflected by shadow, meron pala siyang talagang origin, no? Ito yung mga objects na may kulay,
na mayroon talagang sound, na may movements, no? Unlike dun sa loob ng cave na puro shadows lang yung nakikita. And then bumalik siya sa loob ng cave, inviting itong mga chained prisoners na lumabas tayo sa labas ng cave, no? Umalis tayo dito sa reality na akala natin totoo, no? And then ayaw ng mga chained prisoners at satisfied na lang sila ay dun sa kung ano yung nakikita nila sa loob ng cave.